next problem, so meron tayong problem na quantity 2x minus 3y dx plus quantity 2y minus 3x dy is equal to 0. So, itong problem na to, pwede natin siyang isolve by homogeneous or exact differential equation. So, try natin ang exact kasi yung homogeneous, medyo mahirap yung homogeneous. So, try natin ang exact. So, ano ba yung standard form ng exact? So, ayan. So, kung mapansin nyo, naka-standard form na siya. So, no need na mag-simplify. So, try natin exact. So, first step is test natin yung exactness niya. So, kung ito is derivative of x, test natin by partial derivative of y. Ito, dy, partial derivative of x. So, kung naka-partial derivative ka with respect to y, x is constant, and partial derivative of x, y is constant. Okay, so, derivative na natin. So, derivative ng partial derivative ng 2x is 0 kasi constant yun. Constant, so 0, minus, so, negative 3 partial derivative of y with respect to y. So, may isa, negative 3 na lang. Then, ito, so, y is constant. So, y is constant. Ito is 0. Derivative ng 2y with respect to x. Partial derivative of x. So, minus 3 partial derivative of x with respect to x. Then, ito cancel. So, negative 3 ang negative 3 and negative 3. Therefore, exact yan. So, pwede mo tayong i-shortcut to. So, proceed na tayo sa integral. So, integral. Integrate na natin to. Pag na-exact na siya, pwede mo na mag-integrate. So, integral of 2x minus 3y dx plus integral of 2y minus 3x dy. So, kung ito is dx, so y is constant. Then, dy, without x naman dito sa kanila, is equal to 0. Integral ng 0 constant. Then, so, multiply natin distributively yung integral saka dx. So, integral ng 2x dx. So, 2x squared over 2 minus, so, integral lang 3y dx. So, labas natin yung 3y. Then, integral lang dx is x. So, nilabas natin yung negative 3y kasi constant. Then, so, without x plus, without x, tanggalin natin to. So, integral lang 2y dy is 2y squared over 2 is equal to c. So, simplify lang natin. Tanggalin natin yung 2 na denominator by multiplying 2 sa buong equation. So, magiging siyang x squared minus 3xy plus y squared is equal to. So, 2c. Magiging yung 2c. So, equal pa rin sa c. So, ito na yung general solution. Ayan yung shortcut natin sa exact.